mabilis na heartbeat, mabagal na tibok ng puso. Ano ba talaga dapat ang heartbeat ko, Doc? So may mga tao na napakabilis ng heartbeat nila. Dumadagundong, nagpapalpitate. Ang tawag natin doon, tachycardia. Meron namang tao, mga pasyente, na mabagal, slow motion yung heartbeat. Ang tawag naman natin doon ay bradycardia. So, saan ka ba dyan belong? Saan ka ba dyan? Sa mabilis o sa mabagal na heartbeat? So, ang kadalasang tanong nila, ano ba talaga dapat ang heartbeat ko, Doc? So, to give you a background, 1 out of 4 deaths worldwide sa buong mundo ay may kinalaman sa heart disease. Kaya very important na malaman ninyo kung ano yung tamang heartbeat. And may isang study about women. In women, 76 ang heartbeat pataas are related, 26% increase rate ng heart attack compared sa heartbeat na 62 beats per minute. So, ganyan ka-importante yung pag-uusapan natin ngayon. And very special because as a cardiologist, marami tayong mga pasyente na nagtatanong, ano ba dapat ang tibok ng puso ko sa isang minuto, Doc? So, by the way, kung bago kayo sa channel, this is Dr. J ng The Javison's Channel. And marami tayong mga health videos, more than 100 na pwede niyong pagpilian na pwede makatulong or related sa health medical condition niya. So, balik tayo sa tanong, ilan ba dapat ang heartbeat ko, Doc? Ilan ba dapat ang tibok ng puso ko? Ilan ba dapat ang tinitibok niya sa isang minuto? So, dapat malaman muna natin kung paano kunin ang heartbeat. And usually, para makuha natin yung heartbeat, ang ginagawa natin, kinukuha natin yung pulse rate. So, dito na lang tayo. And yung radial artery natin ang gagamitin. Yung artery natin dito, ito din yung tibok ng puso. Nagta-transfer siya doon. Okay? Paano natin malalaman? Usually, kung may pulse oximeter ka, mas madali. Iipit mo lang ang pulse oximeter dito, malalaman mo na yung heartbeat tsaka yung O2 saturation. Kung wala naman, madali lang siya. Ito yung palad ninyo, ito yung hinlalaki, ito yung dalawang daliri ninyo, i-slide lang ninyo sa hinlalaki, sa palad. And then, pagdating dito, sa gilid, kapain ninyo, meron kayong makakapang tibok. Okay? Ito na yung pulse rate. So, ang normal na pulse rate, 60 to 100. Kahit saang libro nyo hanapin, 60 to 100 kapag ikaw ay 18 years old and above. Kaya ang pag-uusapan natin ay yung resting heart rate. Ilan ba ang heartbeat mo sa isang minuto kapag ikaw ay nakapahinga? Iba pa yung pag-uusapan natin sa ibang video kung ano naman yung dapat na heartbeat natin kapag nag-exercise o may ginagawa. So, focus tayo sa resting heart rate. And additional background, ang heart rate kasi natin, very sensitive siya. Control siya ng autonomic nervous system. So, very sensitive. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagagalit, kapag ikaw ay natatakot, kapag ikaw ay nagmamadali, mabilis ang heartbeat. Kapag ikaw naman ay matamlay o higa lang ng higa, nakahilata lang, mabagal ang heartbeat mo. Pag ikaw ay natatakot o may nakita kang isang bagay na hindi mo gusto, bibilis ang heartbeat. So, very sensitive. May mga pagkain din na pwedeng mag-increase ng heart rate. Lalo na yung mga inumin na may caffeine. Yung mga matatapang na kape, pwedeng magpa-increase ng heart rate ninyo. Yung mga gamot, yung mga pausok sa asthma, yung mga inhaler, pwedeng mag-increase, pwedeng mag-elevate ng heart rate. Meron din namang sensitive din, bumabagal. May mga gamot tayo na pwedeng bumagal ang heartbeat. So, ganun ka-sensitive yung heartbeat. Kaya, dapat malaman natin ano ba dapat ang heartbeat para hindi tayo magkaroon ng atake sa puso. So, ano ba sa tingin ninyo ang magandang heartbeat? Ano ba ang tamang heartbeat pag ikaw ay may high blood, pag ikaw ay may diabetes, at kapag ikaw ay may sakit sa puso? O kahit na nag-stroke ka, ilan ba dapat ang heartbeat? Sagot ko dyan, ang heartbeat natin dapat kasabay ng relo. Tama yung narinig nyo. Dapat ang heartbeat natin kasabay ng segundo nung relo. Ilang segundo ba meron sa isang minuto? So, 60. So, 60 segundo sa isang minuto. Ito rin ang gusto kong heartbeat ninyo, ang resting heartbeat ninyo sa isang minuto. 60. So, 60 beats per minute. 60 na pump at 60 na relaxation sa isang minuto. And alam ba ninyo na ang puso natin, kapag nakarelax,
doon lang siya nagkakaroon ng nourishment. Doon lang siya nagkaka-flow, nag-God flow. Kaya, kung mabilis ang heartbeat nyo, hindi siya makarelax, less ang blood flow. Mahihirapan ang puso, lalo na kung may barado. Kaya kung mabagal siya, during relaxation, nagkakaroon ng nourishment. Nare-refill yung puso natin. Mas maganda ang refill niya, mas maganda ang pag-pump niya, mas malakas. So, ganon ka-importante ang 60 beats per minute. Dok, paano kumaatin ang 60 beats per minute? 60 na heartbeat sa isang minuto. Number one, smoking. So, you have to stop smoking. Kasi ang nicotine, nagpapa-increase ng heartbeat. Tumataas ang baseline or resting heart rate. Kaya, we discourage people na mabilis ang heartbeat, may diabetes, may hypertension, nag-history ng stroke, we discourage them na mag-smoke. So, avoid smoking. Second is eat the right food. Dapat meron kayong weight loss. You have to maintain yung ideal body weight. Kasi pag mabigat ang timbang, sobra-sobra, bibilis ang heartbeat ninyo kasi marami siyang susuklayan. So kapag tama lang ang timbang, tama lang ang heartbeat. And avoid yung mga pagkain na mataas ang caffeine. Yung mga may caffeine kasi can increase, can elevate your heartbeat. Third is relaxation and meditation, breathing exercises. So importante, di ba sabi ko nga, ang heartbeat natin sensitive sa anuman yung iniisip natin. Kapag aligaga ka, kapag maraming iniisip, kapag nagagalit ka, mabilis ang heartbeat. Kapag kalmado ka, mabagal ang heartbeat. Kaya meditation, breathing exercises, and relaxation techniques. Maraming mga information, mga YouTube videos on how to meditate. So, importante siya para ma-regulate yung heart rate ninyo. And yung best thing para ma-regulate ang heartbeat nyo sa 60, kung maaari nga, 50 ang heartbeat mo sa isang minuto ay regular exercise. Regular aerobic exercises 5 times a week, 150 minutes a week. Malaking bagay siya para mag-regulate yung inyong heart rate. Sabi ng patient ko, Doc, hinihingal ako pag mag-exercise, pag mag-walking. Sa simula lang po yan. Later on, masasanay ang puso ninyo, magre-reset yung heartbeat nyo. Kung dati 80-90 ang resting mo, pag tuloy-tuloy na walking, daily nyo gagawin, magre-reset siya sa 60. And in fact, yung mga athletic persons, they reach a resting heart rate of 40. When I was running, nung regular akong tumatakbo ng 21 kilometers every week, and in between, meron tayong training, ang resting heart rate ko is 58 beats per minute. So, yun ang dapat nating ma-attain. 60 beats per minute para less ang atake sa puso, less ang risk para mag-develop tayo ng cardiovascular complications. So, nasagot na ang tanong, ano ba dapat ang tamang heart rate? 60 beats per minute para maiwasang magkasakit. So, I hope may natutunan naman kayo sa The Jaybisons Channel. This is Dr. J, ang inyong internist and cardiologist. Para sa mga health tips, info video, para maging healthy kayo with your family.